Good morning po mga Kagri at andito tayo at nung ilang araw ay napaghulog na tayo ng bangus dun sa kabilang pispan, so sa pan number 2. So ngayon po dito sa atin sa una dito, so ayusin na hawa natin ngayon yung mga tinatawag na panghuli ng hipon, yung tinatawag na paktang. So partial harvest po tayo. At titingnan natin din at kasi po September na ngayon. So tinaon po natin na ganitong buwan. So baka yung mga huli pong pagmamonitor ko kasi ng hipon na medyo mababa po yung ano. So sabi nga nila yung suki natin sabi nga bang September na sabi nga. So kaya ngayon po ay susubukan natin na partial harvest po tayo. Ayusin ko lang po itong mga paktang at kukunin ko na at para maayos na po sa at ilalagay natin doon at makapag kuha din tayo ng mga pantulos doon sa kawayan, doon kuha tayo ng mga kailanganan natin. Malikod dyan ha, tingnan mo. Kaya nga huwag kang ano dyan, baka may so yung huli po natin ng pagmamonitor sa mga hipon yung nga po nung 50 days sila. So, ibig sabihin, katapusan ngayon, tawag dito, 2.5, 60 plus, 75 days, ay, no? Bali, 75 days na sila, katapusan po ngayon eh. Ay, hindi, 75 pa. Sa 20 po, mga siguro. Bilangin natin. 16 ko po kasi hinulog yan eh. July, August. Sede nung August. August 15. Ay 16, ano sila? 60. Natama, sa 75 days po. 25 days po siya ngayon. Mga 74. 74 days. So, andito po at lalagay ko na po sa bangka. Bangka? Yes. Dada, what are you doing? Yeah.
So ayun po at nailagay na natin yung mga paktang doon sa bangka. So ilalagay po natin ngayon at kukuha muna ako ng mga gamiting tulos doon sa kawayan doon. So baka mamaya ako na lang po mai-video yun kasi tatrabaho ko doon. Wala po tayong kasama magbibidyo, ika nga. So, sige po, at ako'y trabaho muna. So mga kaagli at yun po nasubok natin na yung paktang kanina na ilagay ko na yung tatlo. So ngayon po at kanina na ilagay natin tapos ngayon na sinubukan natin. Ito na yung nahuli natin. So mamayang alas 10 niyan, manguhuli tayo ulit tapos alauna ng madaling araw. So titingnan natin, kaya lang tatlo pa lang yung nailagay ko na paktang. So mga kagreto sila at nalagay natin dito at bibili tayong yellow. Sabay na natin na yellow tapos mamaya plastis ulit para tawag dito isa alaw na lang. So maliligo muna ako tapos bibili tayong yellow. Ganito na sila kalaki ngayon, no? Ayan, no? In just 74 days. Yan. So, mga kaagli, ito po, ta. Bumili na ako ng yellow. At ngayon ay lalagay na natin itong ating mga nahuli. Yung asin. Yan lang din po kasi yung asin. Ito ba yung asin? Thank you.
ganito po ang paglalagay ng ano. Lagyan natin siya ng yelo. Tapos ng yelo, patungan natin ng asin. So, pagkatapos ng asin, so kailangan po talaga natin na bawasan ito, yung araw na po ito ay mabawasan na tayo. Isang pamamarami din po yun na unti-unti mababawasan sila. Na ganito ang laki na lang. Pero yung ibang nagbipis pan po, pag ganito ng mga laki yung kanila, automatic kinukuha na nila yung kanilang alaga. Kasi yung pag-aalaga ng ipon ay pwede ka talaga na 2 buwan o 2.5 months, talaga totally harvest mo na siya. Sa akin po kasi, dahil po tayo ay kahit i-harvest natin sila, ay hindi naman natin kasikat pwede pang ipatuyo ang ating fishpan. Kaya ayahan po natin yung matitira po ay yung palalakihin natin. So yung posibleng lalaki nito ay siyempre pag malaki, mas mahal natin, may beteta. So yung iba ganyan lang talaga, automatic. Nahabis na ako siya. Pinipili ko natin kasi may mga sumasamang kulpo. Maghihintay lang po tayo ng oras nito, mamaya ng alas 10. At tayo po ay kukuha na naman, titingnan natin yung mga panghuli natin. At yun na, kung ano ang pwede ang mamuli dun sa, sabi ko nga sa inyo kanina, tatlo pa lang kasi nailagay ko. So, pansamantala, sinubuhan nga lang natin. Pagkatapos, mamaya ng alas 10. Tapos ilalagay natin ulit, tapos alauna po nito at ilalagay po naman. Lalo
di tatlo po, 6 o'clock, 6 p.m., 10 p.m., tapos sa 1 a.m., pwede kang, pwede mo siya lang tingnan para makapanghuli. Tapos yelo na naman po niyan. Ng yelo, atin na naman. Baka may mga magtatanong po, minsan bakit kaya natin nilalagyan ng yelo? Asin. So ang asin po kasi isang pamamaraan para itong yelo natin ay hindi kagad matunaw, kaya nilalagyan natin siya ng asin. So ang mangyayari naman dito, kaya yelo, hipon, tapos yelo. Kung mamaya natin na makahuli tayo ulit, hipon na naman. Parang sinasandwich mo po ang hipon sa yelo para hindi po maalis ang kanyang pagka-press. Kaya ganun po ang pag-aayos sa ating mga, ano, sa cooler pag ito'y kinala. Sige po, mamaya nito, at alas 10 at tayo po ay lulusong na naman sa fishpan para kumuha yun nga, tapos ilalagay natin, tapos sakripisyo po, tapos alauna na naman ng madaling araw kukuha, tapos pag nailagay na, sabay po bibihayin namin. Pero bahala na po, baka dito ko lang, so ililigay, dadalhin to sa sugi ko po dito sa San Fernando, kasi actually, konti lang naman po ang nukuha natin. Baka malay natin, baka isang cooler lang ang makuha, madila natin na hindi natin alam kung ilan ang makuha natin mamaya. So, kahit naman na baka doon na lang, kasi pag maramihan talaga kung ilang cooler na yan, so, dinadala natin doon sa fishport po talaga. So, mamaya baka sa palengke po, San Fernando yung sugi natin. So mga kaagri at
10:30 na po at medyo naigdi po tayo eh. So subukan mo natin ano, manghuli na ng hipon at tingnan natin. Magnet pala ito ah. So punta na po tayo dun sa ano, sa bangka. So mga ka-agri at 10:30 na po at medyo naigdi po tayo eh. So subukan mo natin ano, manghuli na ng hipon at tingnan natin. Magnet pala ito ah. So punta na po tayo dun sa ano, sa bangka. Huwag yung bangka ako. O, kiss muna ako. Kiss mo ako. Hindi na sa pati. Kevin in the bangka. Yes. Dada! Oh. I want to go in the bangka. Eh, kapit na yung kapit. Thank you.
20. So inahon ko po yung ano, hindi na ako mamayang alauna ng madaling araw, so total sample ko lang naman po ito. Ayos na itong lahat na to, ibibigay ko mamaya para mamonitor lang, lalo na yung presyo ng ating ipon. So ayos na ito, na itinas ko na po yung mga panghuli. Ganito po ang panghuli talaga. Sakripisyo kasi gabi po talaga inuhin ito eh. Pag gabi po talagang gumagala ang ating mga alaga. So, doon marami talagang posibleng magagawa. Ay marami pa makukuha. Pero pag umaga po, wala. Parang kanina po mayroong ano, doctor.
Kaya pag nag-harvest ka, usually walang tulog. Mamaya nito, pahinga lang ng konti. Tapos, bibiyahin mo na naman. Pero medyo malapit lang po ito dahil sa San Fernando ko lang po ito bibiyahin. Pero pag marami yan ang po cooler-cooler na ito, so yun namin binibiyahin sa fish pot, sabi ko nga. Dito. Yun, medyo last lalo pong ano dun. Matagal. Kasi umabot kami ng last 4 ng umaga. Doon po namin binibiyahe. Pamamaraan natin na at least kahit papano yung hindi tayo magpapakain ng commercial fish, pero sa totoo lang po, tingnan nyo naman sa 74 days sakto ngayon, 74 days, so tingnan po, napalaki natin sila ng dito na wala man pong anong commercial fish. Yung mga interesado, yung nga po nakakapanood nito, so nandun po lahat ang mga ating mga video kung paano natin ang pinrepair ang ating fish pan. So napakahalaga po talaga ng pan-preparation at po ang maibudulot ng pag ito po ay napirepara mo talaga lang mas maganda ang fish pan. So tapos yung nga po ang sabi ko, dahil nga tayo ay tinamnan natin ang rice yun. So, ibig sabihin, may mga may nakaabang nga tayong mga pagkain na ating nakalagaan. So, ayan po. So, isang patunay, hindi naman tayo nagpapakain ng mga suri. Pero, napalaki natin sila ng ganito. Shoutout sa iyo, Ma'am Lani. Naalala kita, yan ay yung ano, pagkita ko yung ano. Dito hindi ko makakita ng ano. Ang pag-uwi. So, ayun po at tapos. Biyan nga naman. So yun po, at pahinga lang tayo, mamaya biyahe tayo para i-deliver po. Na wala man pong ano, commercial fish.
po yung mga interesado, yung nga po nakakapanood nito. So, nandun po lahat ang mga ating mga video kung paano natin ang pinrepair ang ating fishpan. So, napakahalaga po talaga ng pan-preparation. At ito po ang maibudulot ng pag ito po ay napirepara mo talaga na mas maganda ang fishpan. So, tapos, yun nga po ang sabi ko, dahil nga tayo ay tinamnan natin ang rice yun. So, ibig sabihin, may mga nakaabang na tayong mga pagkain na ating nahalagaan. So, ayan po, sa isang patunay, naman tayo nagpapakain ng grocery, pero napalaki natin sila ng ganito. Shout out sa iyo, Ma'am Lani. Naalala kita, yan ay yung ano, pagitan ko yung ano. Gusto hindi ko makakita yung ano, yung pag-uwi. So, ayun po at tapos. Yan na naman. So yun po, at pahinga lang tayo, mamaya biyahe tayo para itilig po. So mga kagli, ito po at naibaba ko na po dun yung ano, yung cooler. So magpark lang po tayo dito. Ayan po. So, pupuntahan na natin si Mrs. dun at ako naman po magbabantay at hinihintay lang po namin yung kausap namin tao dito. So, andito po tayo sa palengke ngayon. So, yan po.